you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Equipments kagaya ng incubator, tandling box, and of course, ang ating power supply. Kailangang bumili or magpagawa tayo ng ating incubator and tandling box. Pangatlong requirements ay ang market. Kailangang maghanap tayo ng mapagbebentahan natin kapag natapos na ang ating mga produkto. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan meron tayong kapital o puhunan. Ito ang gagamitin natin para pambili ng mga itlog at ang pambili din ng mga materyales para sa ating mga equipment. Kapag meron na tayo nitong lahat, pwede na tayong magsimula sa ating balut making process. Ang unang step sa paggawa ng balut ay ang classifying and choosing the right eggs good for incubation. Kailangan nating piliin ang magandang kalidad ng itlog. Kailangan makapal ang mga eggshell, makinis ang eggshell, at malinis din siya. Hindi natin isasali ang mga ito. Mga marurumi, mga may basag, at saka yung mga deformed na itlog. Kasi ito, kadalasan sa mga deformed na itlog, wala siyang mga similya talaga. Make sure na ang kinuha nating mga itlog ay na-stock lang siya ng 1 to 3 days. Hindi siya pwedeng sobobra dahil kapag ka hindi siya nailagay sa incubator sa tamang araw ay pwedeng mawala ang kanyang mga similya at maging infertile siya. Ang ikalawang step ay ilalagay natin ang ating mga selected eggs dito sa ating incubator trays or incubator screen.
Siguraduhin na maayos ang pwesto ng mga itlog. It's either nakatayo or nakahiga. Siguraduhin natin na yung air pocket ay nasa ibabaw na part. Hindi pwedeng naka-upside down. Ang pangatlong step ay ipapasok na natin ang ating screen sa incubator. Pagpasok natin ng screen sa incubator, lalagyan natin ng petsa kung kailan natin sila isinalang para matandaan natin kung kailan din natin sila ikakandling. Anyway, may maraming klase ng incubators. Merong fully automatic. Ito yung mga incubators na high-end na siya. Meron din itong mga timers na kapag isinet mo sa anong oras, ay automatic na din niyang iikutin ang mga itlog sa loob. Meron din tayong semi-automatic o lambada kung tawagin ng iba. Ito ay hindi siya kagaya ng automatic na kusang nagtiturn, pero yung mga lalagyan ng trays ay merong bakal na magkadugtong. Pagkatapos, meron siyang hawakan sa magkabilang gilid na pwede nilang itulak pataas o hilain pababa. Habang ginagawa nila iyon, ay kusa na rin umiikot ang lahat ng itlog sa loob ng incubators. Meron din tayong manual incubators. Ito yung mga incubators na madaling gawin at mura lang din siya kung bibilhin natin. Ito ay nababagay sa mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, sa ating demonstration, ang gagamitin nating incubator ay itong manual incubator para mas maturuan natin ang mga nagsisimula pa lamang. Sa manual na incubator ay mano-mano nating iikutin ang mga itlog sa loob, kagaya nito. Pero siguraduhin pa rin natin na tama ang pwesto pagkatapos nating ikutin ang bawat isa. Sa loob ng ating incubator, ito ang mga dapat tandaan at i-monitor palagi. Una, ang temperature. The required temperature is between 37 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. The thermostat controls the required temperature inside the incubator. May mga thermostat na mabibili sa hardware at mga agricultural supply. Meron ding mga thermostat na high-tech na din sila, mga digital na mababasa natin kung ano ang temperature sa loob ng ating incubators. Sa incubator na ito, ang ating source of heat ay ang ating mga bumbilya. Ang ikalawang kailangang i-monitor ay ang relative humidity or ang air moisture. During incubation, eggs lose water due to evaporation. 80 to 85% of humidity should be maintained. Too low humidity results in dry embryo and high incidence of embryo sticking to the shells. Kaya kailangan maglagay tayo ng tubig sa ibaba malapit sa ilaw upang mag-evaporate pataas papunta sa ating mga itlog. Ang pangatlong kailangan nating i-monitor ay ang ventilation o ang fan o blower para ang init sa loob ng ating incubator ay ma-distribute evenly pataas. Kasi kung walang fan, ang init na nagmumula sa bumbilya ay nandito lang din sa ibaba at hindi siya makakaabot sa itaas. Ang pang-apat ay ang turning o pag-ikot ng itlog. Eggs being incubated need regular turning to prevent the embryo from sticking to the eggshell. Turning should be done 3 times a day at regular intervals. Kailangang regular ang pag-ikot natin ng itlog sa loob ng incubator upang maganda ang pagtubo ng mga embryo. Sa pag-turn natin ng mga itlog, kailangan dahan-dahan lang. Kanina sinabi ko na hindi pwede yung mga maninipis na itlog.
dahil habang iniikot natin sila ay madali iyong mga babasag. Ngayon ay nandito na tayo sa ating ika-apat na step, ang candling and classifying the eggs. Ang candling ay ang proseso para ma-determine ang quality and fertility of eggs gamit ang ating candling box. The first candling should be done from 5 to 7 days after loading or setting in the incubator. Isa-isa nating itatapat sa ilaw ang mga itlog para malaman natin sa mga ito ang pwedeng gawing balut. Kanina sinabi ko na hindi pwede ang mga maruruming itlog kagaya nito. Dahil kapag nag-candling na tayo ay mahihirapan tayong makita ang nasa loob. Sa candling process, dito natin madedetect at masasegregate ang infertile eggs, ang eggs with undeveloped embryos at yung mga itlog na sira. Ganito ang mukha ng infertile egg. Kung makikita nyo, malinaw siya. Ito ay ginagawang penoy na tuyo o di kaya ay binibenta namin para gawing maalat. Ito naman, itlog siya na may undeveloped na embryo. Kung makikita nyo, meron sana siyang similya pero wala na yung mga ugat-ugat niya. Ibig sabihin ay hindi na develop ang embryo niya. Ito ay binibenta namin as penoy na sabaw. Ito naman ang itlog na nabubulok. Yung namatay ang similya niya sa loob at malapit na din siyang masira. Ang iba, nabibenta nila ito as abnoy o matra. Ito naman ang itlog na may buhay na embryo. Makikita natin na may mga ugat-ugat sa loob. Ito naman ang mukha ng 16 days. Maliit pa lang ang sisiw niya sa loob. Hindi kagaya ng 18 na puno itong. Meron pa siyang space na wala pang sisiw. Ito naman ang mukha ng ating 18 days. Kung makikita natin, halos puno na ang laman ng itlog. Konti na lang nakikita nating space. Kailangang umabot ng 80% o higit pa ang buhay ng mga itlog upang makonsider natin na satisfactory ang ating pagbabalot making at upang maging tiyak ang ating kita kapag naibebenta na natin sila. Ang presyo ng balot ay nagdedepende sa season. Mas mura siya kapag marami ang supply at mas mahal naman kapag konti lang ang supply. Dito sa carbon, ngayon ang bentahan dito sa hilaw ay umaabot ng 13 to 14 pesos. Sa penoy naman na hilaw ay umaabot ng 7 to 9 pesos. Kapag luto naman, ang balut ay nabebenta ng 17 to 20 pesos at sa penoy ay 10 to 12 pesos.
Mayong adlaw mga kaagri. Ako si Marina Kalo og tudluan ko kamo kung unsaon pagluto ang adobong balut og ang balut hamuado sa isa lang ka pagluto. Og kini mao ang atong mga ingredients sa pagluto. Cooking oil, atong ahos, atong sibuyas bumbay, aduna kitay soy sauce, ato ang sukang sinamak, seasoning, aduna kitay atsal, og ang ato ang carrots, aduna kitay paminta, ato ang pineapple tidbits, og ang atong mix na daan nga pang sauce unya, ato ng spring onion, og ang atong onion nga naka ring unya. Of course, ang atong pinaka the best nga ingredient nga maugi ato yung lutuon karon ang atong 18 days balut, 20 pieces. Unahon sa nato ang atong cooking oil, 3 tablespoon, ato na siyang painiton. So, kainit na itong ibutang ang ato ang ahos. Ato saning hulaton nga mo color og brown. Mo brownies na kainis siya, atong isunod unya ang ato ang sibuyas bumbay. O karon brown na ang ato ang ahos, atong isunod ang ato ang sibuyas bumbay. Daghan siya kay 20 kabuk ang ato ang balot. So, kinahanglan, daghan-daghan sad ang atong lamas. Atong isunod ang bell pepper. Sabay na nato ni ang atong carrots. Kayo nato. Kaya ang atong oil, para gyud na siya nga igo ra gyud ang atong mga kuan maluto. Kaya ang ato ang balot na siya kaugalingong oil. So, ato nang butangan og mga seasoning. Seasoning. Ato sa nintakloban, atong paabuton ang 3 minutes. Karon atong isunod ang main ingredient nato nga mao ang ato ang 20 kabuk balut. Okay? Kayo nato. Wala lang nato ni siya gi divide or gi pikas-pikas kay para ang iyang beauty makita gyud nga siya balut. Nya atong ibutang ang soy sauce. Nya ato na pud siyang takluban. Wait sa lang tagkadyot para muana sa ang iyahang mga sabaw sa kuan atong mga ricados. Mga 5 minutes naman gikan sa atong pagdugang sa ato ang balot, atong isunod ang akong suka. Ang gigamit nako nga suka mao ang among sukang sinamak. Kamira ang nagtimpla ana. Medyo ang hangsiya. Aslom tama lang yang kaaslom dili ka isya kuan. Nganong butangan nato siyag suka para maghatag yun siya nanam sa iyahang musuot mangod siya, musulod siya sa kuan niya. Muna siya nga. Kinahanglan na adyo suka. Sama sa mga karne, nagod na siya suka. Isagod na sa ingredients nila. Balikan na po natong taklob. Okay.
ato sa nintilawan kung tama na ba ang iyahang timpla. Mauna ni ang atong adubong balut. So, sang tilawan kay basin og kulang pa ang iyahang kuan. Dungagan nato siya og soy sauce. Kay mas ning labaw ang ato ang suka. 2 tablespoon siguro ni. Murag tansya-tansya lang ta para aron kuan. Okay. Ing-ani lang ang pagluto sa atong adobo. Pero naara na ninyo kung i-divide ninyo daan. Kung ganahan mo nga gagmayon ninyo ang inyong balut, pwede ra kamura ang magbuot sa inyo hang gusto nga size. Okay? Kay luto naman ni, ato na ni siyang i-divide. Sama sa akong giingon ka ganina, duha ka menu ang atong mahimo. Kay kini adobo, ato sa ning tungaon. Ang katungaan ni, atong isit aside, kani siya ang adobo nato. Dayon ang kaning nabilin, ato sa ning i-divide. Kaya ang atong sunod nga putahe mao ang balut hamuwado. Sa hamuwado, kinahanglan mo, medyo gagmay manggod siya ang iyahang mga itlog, ang balot. Okay, na-divide na. Ato na ni siyang butangan og sauce. Atong isunod ang ato ang pineapple tidbits para mahimo siya sa ato ang hamuwado. Ato sa siyang ukayon, niya takloba nato siya sa mga 5 minutes gyapon. Pero dili kain nato siya, sige, balik-balik ang ukay kay malata ng atong balot. Luto na gud ni siya daan. Mag-wait lang tag mga 5 minutes. Ayha nato ibutang ang ato ang mix na daan. Ang sulod ani mao ang 1 half cup nga soy sauce, 1 half cup nga suka nga sinamak og 5 tablespoon nga asukar, brown sugar lang akong gigamit og 1 ka teaspoon nga cornstarch para medyo siya murag mulapot siya na. Kini wala ni magbasik kung unsa ka kuan ang ato ang giluto kundi maghulat lang ta nga murag sticky na ang iyahang kuan ang texture sa ato ang sauce. Pwede na nato ni haunon. So kani ang ato ang balut hamuwado. Naa siya'y pineapple tidbits. Maura gihapon ang kuan pero ato na lang ning hulaton nga murag mo sticky ang iyang sabaw. Okay, takloban sa nato until nga mo sticky na ang sabaw niya. Ang atong balot hamuwado, misyo, medyo siya na aduna siya sabaw, mas masabaw siya. Okay. Karon pwede na nato siya haunon. Ato na siyang i-transfer sa ato ang pan. Og mauna ni karon ang atong balut hamuwado. Ato na rong matilawan kung patok ba ni sa ato ang taste.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mr. Reynaldo de Mesa. Ngayon, nandito po tayo para sa kung paano gagawin ang... Meron nga po pala tayong dapat tandaan. Ang unang-una, kailangan alam nyo ang itlog kung sariwa po ba o hindi. Kung kukuha man lang kayo galing na itlog o saan kayo bibili na itlog, siguraduhin nyo ang itlog na hindi stock. Pinakamatagal na stock po ng itlog na kailangan magamit natin, 3 araw lang. Na hindi siya nabasa. Dahil pag nabasa siya, pag gumawa kayo ng malat, sigurado maraming sira. Maraming mabubulok. Tapos, mamaya-maya, papakita po sa inyo paano magtipla ng pangkulay, ano ginagamit. Kaya ngayon, kumukulo na po yung luto nating sample. Mamaya-maya po to, luluto na po tayo ulit ng tubig na may kulay para makulayan po yung malat. Maging pula po siya. Pero meron pong gumagawa nito, hugasan pong itlog, ibababad sa asin at clay o lupa. Hindi na po kinukulaya, minamarkahan na lang po ito ng pula, ang ibabaw. Makakita po kayo niyan, Party Laguna, yan po sa may Bagong Bayan, sa Patero, sa Pasig, ganyan na po malat nila, sa Bulacan, Pampanga, ganyan na po malat nila ngayon. Hindi na kayo nakakita ng dikulay. Dito po sa amin sa Davao, nausog pa po yung kulay, kasi hindi pa po sila sanay kumain ng walang kulay. Hindi nila lalaman paano ba siya, kumaalat ba siya o hindi, nagtatanong pa ang tao. Diyan sa Maynila na ibang lugar na alam na po nila maalat na siya. Ngayon, magsasalam po tayo ng tubig. Nakita nyo, konti lang. Kasi
Konti lang po yung sample. Hintayin po natin siya kumulo saglit. Ngayon po, ay maglalagay po tayo ng pangkulay. Depende po yan sa dami ng inyong gagawing maalat. Yan, nakita niyo naman po, nailagay siya. Pakukulan po yan. Kailan po yan kumulo. Ang ginagamit ko po na kulay, ang pangalan niya, Rosia Pink. Depende na po sa inyo kung anong brand ang bibili nyo. Sa akin po, Rosia Pink. Ito po, hintay lang po natin kumulo. Pagkulo po nito, lalagay po natin yung sample natin na para makita nyo po na paparoon. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Major Amuja Paris, tag-iya sa Balot and Pinoy Store. Ang pinakaunang grilled balot sa Carmen, Davao del Norte. Og karon sugdan na nato unsaong pagbuhat sa grilled balot. Ang pinakaunang ingredient sa atong grilled balot kay ang balot. Pwede ta mo grill og 18 days, 16 days og penoy. Og karon sugdan na nato ang pagbuhat sa atong grilled balot. Una, buakon nato ang itlog. Sa atong grilled balot, natay upat ka flavors. Una, natay hot and spicy. Ikaduha, naaputay sweet and spicy. Ug naaputay sweet, para alang sa mga bata. Og sa dili ganaan og halang naapod tay kahatag sa ilaha. Og karon nabutang na nato ang mga flavors. Butangan nato ni siya og oyster pangdagdag sa iyahang kalami. Og butangan po nato siya og sesame seed. Thank you.
ang grilled balut, butangan po nato siya og sibuyas. Humanatag prepare sa atong grilled balut. Andam na nato ni siya isugba. Usa nato isugba ang atong grilled balut, siguruhon sa nato na atong sulanan kay flame-proof ceramic bowl. Aron, dili siya dali mabuak. Aron mulami pa ato ang grilled balut, ato i-add ang atong mga toppings. Una, mani. Ikaduha, ang ato ang corn. Ug mas mulami pa jud siya, naapod tay garlic flakes. Ug ang sustansyang gulay. Ug dili na to kalimtang ato ang sibuyas dahon. Ug karon andam na ang atong grilled balut. Mang flavors na natong grilled balut, pwede na siya butngan og kanang lemon o kaya suka. Nagsugod mi og balutan katong 2012. Unya, kay tungod kay ang Carmen kay noon man siya na dagag balut, dag itik, so muna lang niya mo ang gi-business. Og okay, natan-aw pud na mo na okay man siya na negosyo kay daghan pud mang hapit kay National Highway man ni siya. Og pagkuan pag na challenge na jud mi katong pandemic kay syempre na lockdown mi among balutan na hayang jud tanan lamisa tungod kay naglikay pud ta na kanang matakdan ta para sa tong pamilya kay delikado jud mo tong nagclose mi nagtuman mi og mga protocols unya ning paghuman sa ICQ nagkuan nami nangabri nami nya nagkuan jud mi nang anong hinay man jud kayo ang balutan tingala jud mi nang hinay jud kayo so nagpubit ko na mangita jud ko glaing na kuan strategy. Nangita ko glaing strategy na makasustain jud sa among profit diri kay pait pud kaayo kay ang mga kuan mga tao dili man pud sila kanang mo hapit kay tungod naglikay sa COVID. Og nagkuan ko nag-search ko sa YouTube og nakit-an ako ang katong grilled balut sa Thailand.
So gipraktisan ako siya, nagkuan ko, nagbuhat ko og kanang mga ingredients, nagbuhat ko ako ang ingredients para ma-perfect lang yun ako ang grilled balut niya. Pero meron namong pag-try sa grilled balut, kay hinay jud siya, kay wala pa siya na ila. Unya, ginakuan lang jud namo siya, gina-introduce lang jud namo siya na, ma'am, nami grilled balut diriya, itry ang grilled balut na pinakaunang grilled balut sa Carmen. Motong nagkuan, nana po'y nagkaon, mo picture, siyempre, social media, makatabang jud na sa pagpakuan, pagpaila, kung unsay bag-o, unsay new, magpaila sila. Motong na, natimingan po na kanang kuan. Na isa na nagpusa mong customer, naabot siya o 1,000 kape na share. Tituan yung buma mo ang grilled balut, kanang dagana na nga ito, nagadayo na. Di lang kay Carmen, nanay Tagom, nanay Davao, ginadayo nila kay Karo pa daw sila kaduhog, kanang, unsa man ang grill balot? Matingas sa unsa man ang grill balot? Kanang, explain na muna, ma'am, ang grill balot ay nani siya ay sauce. O makapili na po ka sa sauce. Kanang, pinalahi dyan, pinasahi dyan siya. Kay, ang naandang niya sa tao, kay ang balot, lagaon lang dyan siya. So, nagkuan, minalipay po mi kay, ni Adto Dari ang Jimmy 7, One Mindanao. Nato siya Dari ang, gikuan niya, yaming gi-featured, gi-pagawas niya sa TV, sa YouTube, sa Facebook. Dito ang nagsugod ang tanan na daghana ning dayo diri so nalipay pud ko kay siyempre kung daghana ning dayo makatapang pud ko sa kanang mga estudyante na ako'y mga working student diri na nagkuan kay tungod pud sa wala sila'y trabaho nakatapang pud ko na ako'y mga upat katao na nalipay kay tungod bisag COVID karon nagapon sila income. Og nagpasalamat po ko sa DTI kay dili po sa DTI, dili po ko ma kay ang DTI manggod mao ang nagkantabang sa mua, gitudloan mi nila unsaon pag-promote, unsa mga kailangang buhaton sa negosyo center. Nagpasalamat po sa negosyo center sa Torres, sa Torres Juan sa Carmen, kamamisay sa kon kay siya dyan nagtudlo sa amuan na mamo, unsa pa'y maayong buhato na ma-improve pag yun ang amuang kuan sa pag-improve pa ang amuang ma-improve pa dyan siya na kanang unsa pa dyan ang mga discarte daghan kay sila gitudlo sa amua. Pasalamat po ko sa kanang mga nagga-vlog diri sa amua, ilang gi-feature na amuang grill balot o kanang sa mga customer na nagabalik-balik na o mao lang po to. Siguro ang ako ang masulti, ako ang maihatag lang jud sa ilapod na kanang dili kay tungod COVID karon, dili jud hadlang ang kanang COVID para magkuanta makasustain pud ta sa atong profit na kanang makapangita ta og income, makatabang ta sa ubang tao na dili lang kay kita lang pud ang mabulahan kanang makatabang ta sa tao, makapatrabaho ta sa uban. Og dili lang jud hadlang ang kanang COVID, dili hadlang ang COVID. Dili ta muhunong og kanang innovate. Dili ta magunong og kanang mangitag strategy kung unsa jud ang atong buhaton sa panahon sa COVID.